they know their craft, they're good at it, they look well, they dressed well, they're well-mannered. Palagay ko yung mga stars ngayon are very lucky. Kasi marami silang support, may network na nagsusuporta sa kanila, na nagli-lead sa kanila para mas lalo silang ma-polish. So pag nakatrabaho mo na ang mga young stars ngayon, especially from the network that I'm working with at the moment, polish na. Yung, they know their craft, they're good at it, they look well, they dressed well, they're well-mannered, gano'n na, Pino, polished. Kasi todo suporta. Unlike nung panahon ko, may pagka-kanya-kanya kami eh, dahil wala naman, hindi pa naman uso doon. Ang uso noon, contract star ko for a certain number of films. Pero after the film is done, walang overall na sumusubaybay sa'yo, gumagabay sa'yo, binadala ka sa isang acting class or dancing class or speech class, whatever. Ngayon mas suportado ang mga artista, kaya ang swerte-swerte ng mga artista sa ngayon. That's a very that's a hard question to answer, but it's a wonderful question. Thank you for that. You know, they say artista daw dapat stick to acting. Stay apolitical. Huwag ka na sumausaw. But on the other hand, on the flip side of that, artists are citizens of this country as well. They have a voice. They have a unique position na because of their popularity, mas pakikinggan sila. I think whether celebrity ka o normal kang tao, ako, etong paniniwala ko, if you see some injustice being committed, you cannot not speak. As a Catholic, as a Christian, if you see na merong nagaganap na hindi tama, hindi makatao, hindi makadiyos, obligasyon mo bilang tao, bilang anak ng Diyos, na kumibo. Dahil kapag hindi ka kumibo, kinukonsinti mo yung mali na ginagawa. Diba? Parang kagaya din sa pagiging magulang. Pag nakita mo yung anak mo may ginagawang hindi tama, syempre sasawayin mo. Hindi ka pwedeng walang kibo na lamang kasi ayaw mo ma-stress, ayaw mo mag-abala. Hindi eh. Obligasyon mo, trabaho mong hubugin ang anak mo ng maayos. So balik tayo sa tanong mo. Dapat ba kami mag-express ng opinion? I think that's kanya-kanya na yan eh. Yung nasa iyo kung ano paninindigan mo. If you want to speak up or not. Pero para sa akin, mahirap nang hindi mag-speak up eh. Lalo na pag may mga marami nang namamatay. Marami nang nagkakasakit. Kulang ang nakikita mong nagaganap. Kumbaga, di ba ang latest sigaw ngayon, pagkain, hindi buhangin. You know, things like that. How can you not react? Alam mo yon? You have to react. As a person, as a Catholic, hindi ko maatim na magsawalang kibo at magbulag-bulagan, magpipipipihan o magbingi-bingihan. Ngayon ang hindi panahon for that eh. Mas kailangan natin sabihin na hindi tama yan. That's me.